usually, yung mga alaga ko, puro may breed. So, pag nagkakaanak, hindi ko binebenta. Kasi, as a parent, ayoko. Walang katumbas yung alaga nila sa akin. Kumbaga, namimili ako ng full parent na kayang i-provide yung daily needs nila at yun, may ibibigay yung love na and care na katulad na binibigay ko sa kanila. Ako si Jessis Denise Santos from Mutilupa, isa akong full parent. Isa akong rescuer before, way back 2014. Nag-start ako mag-rescue kahit nagtatrabaho ako. Nagre-rescue ako sa mga dogs ng hit and run. Tapos, nakikipag-coordinate ako sa mga pages na kailangan ng tulong ko. Nung bata pa ako na ko yung sa sarili ko na mahilig talaga ako magtalaga ng mga aso. Actually, wala akong hinihingi kapalit sa kanila. Kumbaga, anak ko na sila bilang tao. Binibigay mo yung kung ano yung responsibilities mo bilang isang magulang. Walang sino man na magulang ang gusto mapahamak ang kanilang anak. So, ganun din ang ina-apply ko sa kanila. Ang biggest problem na kinarap ko, yung nagkasakit yung ano ko, yung dalawang, yung mga dogs ko na dumadaan sa akin. Kasi actually, ang daming namatay na rin. Kasi nga, sakit na parvo, yun yung pinaka-worst. Tapos, na-survive ko naman sila. Home remedy. Pero kapag, medyo, syempre, sa as a poor mom, masyado akong nag-aalala. Kaya kahit malit lang na symptoms, pinapabet ko agad. Kung kaya naman na ipa-home remedy, di ako na yung gagamot sa kanila. Pero kung hindi ko kaya, pag hindi ako komportable na magiging okay sila, talagang pinapakonfine ko lang sa bed. Lahat naman tayo may excuses sa pagdating sa pangangalaga ng aso. Huwag tayong pumili sana. Kung baga i-treat natin sila as a child na kasarili natin yung anak, bigay na lang natin yung needs nila at saka huwag natin sasaktan. Yun ang ayaw na ayaw kong talaga. Kasi pag ano talaga, nakakakita ko ng sinasaktan talaga, inaaway ko. Minsan nakakapabarangay pa nga ako. Gusto ko i-share sa inyo lahat bilang for parent pag nagkasakit yung pets nyo, ipa-vet nyo na agad. Tsaka kung may wala kayong idea sa mga sakit nila, pwede kayong magtanong-tanong sa mga tao na nakaranas na, may experience na sa ganitong sitwasyon, katulad ko. So, ang ma-advise mo lang sa inyo, kahit ano pinagdalaanan ng aso nyo, never give up. Kasi katulad din yun ng aso eh. Paano pag magulang mo, nagkasakit, na hospital, tapos 50-50, give up nyo na lang. Hindi ganon. Hindi tayo ganon dapat. Dapat ililaban natin. Ang pera, walang katumbas yan. Ang buhay na isang aso, parehas lang din yun sa atin. So, ilaban natin ang ilaban hanggat kaya natin. Ang pera, nandyan lang yun eh, napapalitan. Ang buhay nila hindi.